paano nga ba magkaroon ng 1,000 subscribers sa YouTube channel mo as soon as possible? I just recently hit the 1,000 subs milestone and maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at nag-subscribe sa channel na to. I hope nakatulong ito para ikaw ay ma-inspire at ma-motivate sa araw-araw ng buhay mo. Sabi ko nga, I am committed para i-share sa iyo yung mga nalalaman ko at yung mga ginagawa ko, hindi lang yung wisdom or yung knowledge na meron ako, but pati na rin yung mga technical aspect. Ngayon, i-share ko sa iyo kung paano ako nagkaroon ng 1,000 subscribers na walang ginagamit na bot or peking subscribers. Puro legit users ito, at i-share ko din sa iyo kung ano yung makukuha mo or benefits mo kapag na-hit mo ito. Kaya ito na yung short intro ko. Kaya ka nandito sa video na ito dahil isa ka rin sa mga aspiring na YouTuber or influencer na gustong magkaroon ng karir sa YouTube. Bibigyan kita ng tips or exactly na ginagawa ko hanggang ngayon kung paano ko na-achieve ito. Boys and girls, ready your pen and paper. Number one tip, alamin mo yung purpose ng channel mo. Ito yung pinaka-importante sa pag-create ng YouTube channel mo. Bakit mo gustong i-push ito? Dahil ba gusto mong sumikat or gusto mo lang magpasikat? O gusto mo lang magpatawa o magpasaya? Or siguro gusto mo lang i-share yung knowledge at talents mo, or kung gamer ka, gusto mo lang i-share kung kano kakagaling sa gaming, or para ba i-promote yung business mo, or para i-share yung maalaala mo kaya story mo, or gusto mo mag-inspire at mag-motivate ng mga tao. Dapat clear muna sa iyo kung bakit mo ginawa itong channel na ito, kasi kung hindi, mahihirapan ka sa paggawa ng mga contents mo. Baka kung ano-ano na lang gawin mo dyan sa bahay mo, sa mga kapatid mo, kung ano na lang gawin mo sa labas ng bahay nyo, may mai-content lang kuno. Although maraming gumagawa ng samot-saring pakulo, yung halo-halo yung content. May nagkakantahan, may nagkukulitan, may nagsasayawan, may tutorial kung ano-anong ginagawa sa buhay. Ang theme ng YouTube channel nila is lifestyle vlog. Yung mga sikat at celebrities, common yung ganito sa YouTube channel nila. Kasi first and foremost, kilala na sila. Kaya maraming interesadong manood ng mga ginagawa nila sa pang-araw-araw ng buhay nila. And tayong mga small YouTuber, I would strongly suggest na magkaroon or mag-focus sa isang niche na interesado ka. Ito yung area of interest mo o yung field ng expertise mo na i-cater mo din sa ibang tao na interesado din dito. Pakibasa siya ng lubos sa aking vlog at probably gagawa ko ng isang video about dito. Focus on what you love to do and what you love to share. May mga aspiring YouTuber na hindi nagsasucceed dahil ligaw sila at hindi nila alam yung direction ng channel nila. Hanggang sa tinatamad na silang magawa ng video at mag-upload nito, at ayokong dumating ka sa point na yun. Bottom line nito is you are solving a problem kaya mo ginawa yung channel mo. Gusto mo madaming tumawa, happy vibes lang, or sumaya yung mga tao, make a channel na maraming katatawanan or comedy. Gusto mo matuto yung mga tao, make a tutorial channel. Gusto mo mag-change for the better yung mga tao makakanood ng channel mo, then make an inspirational YouTube channel. Before ka mag-create, think of why you will do it. Alam ko kung ano yung purpose ng channel na to, at alam din ng mga nag-subscribe sa akin kung ano yung ina-expect nilang makita dito. Kaya ano pang hinihintay mo? Hit the subscribe button! Number 2 tip is be consistent sa paggawa mo ng contents. Okay, meron ka ng mga ideas at mga nakaplano na gagawin mong videos. Pero ang tanong, gagawin mo nga ba yan? Kapag may quality contents ka na at regular yung pag-upload mo, malaki yung chance na magkaroon ka na maraming subscribers. Try mo mag-upload kahit at least once a week or twice, or kung kakayanin mo, daily. Pero di ko recommended ang daily kapag nagsisimula ka pa lang, dahil sigurado ubos yung time mo dyan sa pag-edit pa lang ng videos mo. And ginawa ko na siya, eh nakaka-drain yung process at hindi ko nagagawa yung iba kong obligations. Just like any other business, no, kung hindi pa ito nakaka-support ng lifestyle na meron ka, huwag mo muna itong gawing full-time. Once a week or twice a month is okay na yun. Focus more on quality and do sa message ng videos mo. Kasi babalik-balikan niya ng mga audience or potential viewers mo. Sa paggawa ko ng mga videos, na-discuss ko doon yung paano mag-invest sa stock market. Marami pala yung interesado doon at marami yung nag-search noon sa YouTube. Kaya sa paggagawa ko ng mga contents, ilan doon ay nagiging popular at nade-direct sila sa page ko. At yung iba ay naging recommended siya sa ibang channel ng mga kapwa natin YouTubers at nakilala ng bahagya itong channel na ito. Actually, 5 o 6 yung naging popular dito sa channel ko na videos, and kaya ako na-hit ka agad yung 1,000 subscribers. Dahil sa pagkapatuloy lang ng paggawa mo ng mga contents. Para ka lang nagtatanim ng buto sa ngayon, mamunga yan pagdating ng panahon. Kung isa lang yung video or konti lang yung video sa channel mo, okay lang yun, pero somewhat viral dapat siya or hinahanap talaga siya ng maraming tao. Or dapat optimized itong mga videos mo.
Later on, pag-uusapan natin yan. Noong August 2017, ako nag-start ng YouTube channel na to. Sa mga unang buwan, medyo masipag pa akong sa paggagawa ng contents, consistent ako. Kaya kung makikita mo yung channel ko, may mga gaps akong 4 or 6 months dun sa interval ng bawat videos ko. Eh di sana ngayon, nasa more than 2,000 na sana yung aking subscribers. Kaya learn from my mistakes, maging consistent ka. I-continue mo lang yung paggawa mo ng contents kasi yung videos mo na yan, yan ang makakatulong sa sambayanan. Okay, number 3 tip is optimize your videos. Anong ibig sabihin nito? Ito yung paglalagay mo ng title and descriptions dun sa mga videos mo. Paglalagay ng mga tags, keywords, paglalagay ng mga thumbnails na makakahook sa mga potential viewers mo, paglalagay ng branding watermark and screen cards, etc. Marami ka makikita sa Google kung paano ito gawin. Just type how to optimize your videos for YouTube. Kapag tinype ko yan sa Google at ikaw mismo ay gumawa ng videos at article about dyan, potential viewer mo ako. And congratulations, pwede ako mag-subscribe sa channel mo. Yan ang ibig sabihin sa internet ng optimization. Ito yung isa sa mga ginagawa ko at ginagawa na din lahat ng mga YouTubers ngayon. Inoptimize ko lahat yung mga nagawa kong videos para mas madali siya mag-rank up sa YouTube search bar at sa Google search bar. The more na optimize yung videos mo, the more na searchable siya sa mundo ng internet. Number 4 tip is mag-engage sa audience mo. Ganito ka makaka-build na legit na fans. Kailangan mo mag-engage sa kanila. Magla-like, pupusuan, magre-reply back sa mga comments nila. Ito yung isa sa mga technique para mag-rank up palalo yung YouTube videos mo. Katulad din yan ng mga ibang social platform na meron ka, maraming nagla-like, nagko-comment, nagsishare, or nag-engage do sa post mo, mas malaking possibility na makikita yan sa feed ng mga users na hindi pa nakakilala ng page mo. Kung marami nag-engage dun sa videos mo, mas malaki yung chance na mas madali mong makukuha yung 1,000 subscribers. At palaki ng palaki yung fanbase mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Comment, like, and share this video. Number 5 tip is to promote your own video sa ibang social accounts mo. Aside from building your YouTube channel, gumawa at palakihin mo din yung fanbase nung Facebook, Twitter, or Instagram, or other social media accounts mo. Dahil kailangan mo ng traffic. Hindi traffic sa ads to ha. Ang traffic na sinasabi ko ay yung katulad mo na tao, na user, na pumupunta sa isang website o pumupunta sa isang channel. Kahit sino no na nagbi-business o may ginagawang something sa internet, kailangan lahat dyan ng traffic sa iba't ibang platform. Hindi ka lang dapat mag-base dun sa YouTube platform. Maraming platform tayo on our internet. Building your other social media accounts, siguro gagawa ako ng videos about dito. Kung wala pa, may kita mo yung link dyan. Kung wala pa dyan, ibig sabihin hindi ko pa siya nagagawa. Ginagawa ko ito madalas. Kapag nagpo-post ako sa YouTube channel ko, nagpo-post din ako sa ibang social media accounts ko like aking Facebook at yung Instagram. Para mas lumaki palalo yung visibility at reach nitong channel na ito. Dalawa lang yung ginawa kong other social media platforms, yung aking Facebook page at saka Instagram account. Dahil sobrang loaded na yung works. Kaya I would suggest kung gagawa ka ng ibang social media accounts mo, be sure na kaya mo siyang i-manage. At be sure din na yung gusto mong ma-reach is maraming user ng platform na yun. Kailangan mo maging masipag dito. Kaya ako na-hit yung 1,000 subscribers ko is lagi nakalink yung YouTube channel ko sa lahat ng mga posts ko sa Instagram ko at saka sa Facebook page. Number 6 tip is to be honest and true sa sarili mo. Ito yung isang tip na wag mong kakalimutan. Huwag kang maging pretentious at magpalaganap ng fake news. Marami dyan nagkalat na fake news at mga clickbait na videos pag clinic ng mga users, iwa pala yung contents. Trust me, maraming ang video views yan, pero sigurado ako maraming thumbs down yan. Makikita at makikita yan ng mga tao kung nagsisinungaling ka nga ba o hindi, kakanood ng videos mo. And please, huwag kang matatakot na i-judge ka ng mga tao dahil sa itsura mo, dahil sa sinasabi mo, dahil sa actions mo. Just be true to yourself, lalo na kung nakaharap ka sa camera katulad nito. Tsaka may pressure ka kung hindi mo pinapakita yung tunay na ikaw. Tama mo, mamaya tingnan mo baka mag-quit ka. At yan yung ating last tip. Number 7, don't quit. To tell you honestly, mahirap magsimula ng YouTube channel. Kahit anumang career, mahirap yan lalo na sa simula. Kung may purpose ka na, kung may ideas ka na, at may solutions kang gustong solusyunan dahil sa videos mo at nasimula mo na tong channel mo, I ask you, huwag ka mag-quit. Lalo na kung may message kang gustong ipahatid. Unang-una sa lahat dahil sa contents mo, natutulungan mo yung ibang tao na magkaroon ng ngiti. Or yung knowledge or wisdom na meron ka, pwede mong ibahagi sa iba. Yung entertainment na magpapawala ng stress galing sa trabaho,
ay pwede mawala dahil sa mga contents na ginagawa mo. Pangalawa na lang yun dahil gusto mo magkaroon ng income mula sa YouTube. Hindi ka muna nakikita ngayon, ako hindi pa ako kumikita dito. Saka mo pala makikita yun kapag hindi ka nag-quit ngayon. Mahirap magpalago ng channel. Real talk yan. Hindi ka i-recommend ni YouTube kapag nasa less than 1,000 subscribers ka. Pero the more na nakikita ni YouTube na gumagawa ka ng quality contents, optimize yung videos mo, tinitingnan siya ng mga tao, padami ng padami yung magiging subs mo. Dati ng mga first months ko, kukunti yung mga nagsusubscribe. Pero hindi ako nag-quit, nagiging inconsistent lang. Nung na-hit ko yung 1,000 subscribers, naging average na ako ng 5 subscribers per day as of now, August 2019. It's a matter of will and dedication. Kapag na-hit mo na yung 1,000 milestone na ito, hindi ka pakikita dahil kailangan pa lang 4,000 hours of watch time for the previous 12 months do sa mga videos mo para ikaw ay ma-monetize or kumita na. Ngayon na nasa 1,000 subscribers na ako, isa na ako sa mga member ng Graphite members ng YouTube. Anong benefits ito? Wala naman. Nothing special. Pero masarap lang sa feeling na na-hit mo isa sa mga goals mo sa buhay mo. And kapag na-hit mo yung 1,000 milestone na to, pwede ka na mag-post sa community mo ng polls, posts, and image. At updates mula sa'yo. Good luck sa journey mo on having your first 1,000 subscribers. Comment ka dito sa video na to kung may mga struggle ka sa paggawa mo ng mga videos or pagpapalago ng channel mo. Baka matulungan kita at kung na-hit mo na yung 1,000 subscribers, congratulations! Comment ka din dito at sabihin mo 1,000 subscribers achieved para ma-inspire din yung mga gustong magkaroon ng career sa YouTube nila. Actually, simula pa lang to ng journey ko, simula pa lang din yan ng journey mo. May 4,000 hours ka pa nahahabulin, so habulin mo din yan. At ako din, nahabulin ko din yon para ma-monetize na yung ating YouTube videos. Yay! We live in this world sa ngayon na social media na yung leading means of communication at source of information. Kaya if you have a passion or advocacy, ito yung mga pwede mong pasukin para hindi lang kumita sa sarili natin, kundi para tumulong sa society natin through your YouTube channel. My name is Philip John Monsanto and one of my dream is to become a billionaire para tumulong sa ibang tao, and gusto kong i-share yung mga ginagawa ko ngayon, yung wisdom at knowledge na meron ako ngayon for us to become a billionaire, not only in terms of financial but in all aspect of our life. So every week maglalabas ako ng video, so see you guys again next week. Bye-bye!